Good day mga Repapips, ayan. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Ayan, nandito tayo ngayon sa MM Cruz Bicycle Trading dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Ayan, so magbabicheck tayo dito guys na ang ganda nito, project bike nila na Mountain Everest 27.5. So sa mga naghahanap ng project bike dyan, eto tamang tama sa inyo to guys. Wala ka nang papalitan dito. Papadyakan mo na lang. Ayan guys, so wala na tayong intro. Bike checkin na natin to. So ayan guys, mga Repapips, so sisimulan natin ang bike check ng ating Mountain Peak Project Bike dito yan sa MM Cruz Bicycle Trading. So sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. By the way, highway guys, yung timbang nga pala nitong ating mountain bike ay tumitimbang to ng 12.73 kilogram. So ang gaang nito guys para sa isang mountain bike. Ayan, 27.5 ang ating mountain bike. Yung ating frame guys ay large, 17 inches. Sinukat ko ang kanyang seat tube. And then glossy na blue-green ang ating pintura. At yung head tube niya guys medyo maliit, 110. Ayan, na tapered. And guys, tapered ba or straight? Ayan, napeki tayo guys. Mukhang tapered nga to guys. Ayan, tama nga yung aking paningin. Tapered oh. Mas malaki kasi. Saka may nakasulat dito na tapered 42-52. So sexy yung ating tapered guys. May bewang dito. At smooth welding siya guys. So ang kinis oh. Di naman, kumikinang-kinang. At ICR na rin siya. So walang nakapasok dito kasi naka 1x lang yan guys. Yan. No, nakalimutan na naman natin magbukas ng ilaw. At yung mga decals niya guys, black. Hindi siya water decals guys ha. Black lang talaga siya tapos manipis pag inapa mo. So meron sa ilalim, Mountain Peak. Dito sa gilid may Mountain Peak. Dito sa may bandang ibabaw ng down tube, meron siyang kulay itim. New style, forged alloy 6061, hydroforming, super light tubing. Yan. Tapos, quadruple batted tube. So, mas marami daw na batted, mas matibay. So, quadruple to. Alam ko, ito na ang pinakamaraming batted sa ating frame. So, ang tibay na itong ating frame na to. Dito sa taas, may makikita tayo guys na Everest. Ang lapad nito. Tapos, pakitid. Yan, pakitid na dito. Smooth welding pa rin guys. Ang ating seat tube. Then, dito maraming uod ng pagka-welding. Ang frame na to guys, wala siyang bridge. Walang bridge dito sa chainstay, wala ring bridge dito sa seatstay. Tapos itong ating seatstay guys, pa-triangle dito, medyo bladed dito sa loob. Then pagdating dito, pa-square na siya. Uy! True axle guys, ang ating frame. Tapos ang kakaiba yung ano niya oh. Kakaiba yung dropout niya guys. Hindi kagayang nakikita natin na letter C. Yan. Tapos sa chainstay niya guys, ang kapal nito, ang kapal, tapos meron nakalagay na Everest. Dito dumaan yung kable ng RD guys. Tapos, kung gusto mo maglagay ng FD, meron ditong stopper. At dito lumabas yung kable ng ating ICR. So dito yan pumasok sa down tube. Isa rito at isa dun. So meron pang isa dyan. So pili ka na lang kung ano yung gagamitin mo. Siguro dito FD. Tapos dito pwede mo siguro pala ilagay yung ayong hydraulic brakes. Pero itong pag nakuha mo to guys, nandito sa labas yung brake niya. Pero pwede mo palagay dito yan. Papalagay mo lang sa iyong mekaniko. Ayan, tapos dito tayo sa ating suspension fork. Guys, ang ganda ng ating suspension fork. Ayan. Meron siyang remote lockout. Ito guys, oh. Remote lockout. Tapos, ang ating fork ay air. Ayan. Ito na guys oh. Ang ganda na to guys. Air fork na mayroong remote lockout. Tapos alloy ang ating arc. Alloy ang crown. Uy, ang ganda. Epicon Santur. Yung ano niya guys, yung stanchion niya, 124mm. Sinukot ko yan dito. Ang haba nito guys. Promise. At ang ganda ng kulay niya guys oh. Wow. Mukhang yayamanin ang ating Epicon. Epicon o Santur yan guys. Ay, may rebound adjuster guys oh. Ito oh. Uy, hindi pa ako nakakagamit nito. Gusto kong mag-try nito.
Ayan, o. At syempre, ang hubs natin, Atlas Saturn 2.0, alloy 7075, seal bearing to, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating hubs na alloy, quick release, seal bearing. Stainless ang ating spokes, guys. Take note, ha, stainless yan. Double wall alloy na rim na ang tatak ay Mavic Cross Ride. Ang ganda nito, low profile, mga siguro 15 to 20 millimeter lang ito. At ang ating gulong, guys, ay Leo Tire. Ayan, parang pangalan lang ng tao, Leo Tire, na ang sukat ay 27.5 by 2.00. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, yung Epicon Suntour natin ay 26. Tapos ang gulong natin ay 27.5. Ito yung clearance niya. Ayan, oh. So, meron pa siyang 10 mm na clearance dito sa ating arc. So, pwedeng-pwede pa to, guys. Ayan, pwedeng-pwede pa. Hindi naman tatama yan, eh. Kasi hindi naman magbabounce itong lower mo. Ang magbabounce naman dito ay yung stanchion. So, okay ang ating clearance dito. Ayan. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Saturn Atlas 2.0 aluminum 7075 na hubs. Dito sa, guys, sa likod yung hubs natin ay true axle. Ayan. So, ganun pa rin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Stainless ang ating spokes, Mavic Cross Ride na rim, at Leo tire na gulong na 27.5 by 2.0. Ayan. So, dito tayo ngayon sa ating hubs. Pakinggan natin. Nadinig nyo, guys? Sumisipol. Nadinig nyo yun, guys? Sumisipol lang ating hubs. Oh, ang ganda, no? Tingnan natin yung ating cogs kung ano tatak. So, yung cogs natin, guys, ay made of Shimano. Ayan, ganda nito, guys. Promise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Speed na 11 to... Silipin natin, guys. Hanapin natin. Ayan. 11 to 32. Ayan, buti na lang, guys. Nakasalamin tayo. Nabasa ko na yung letra. Dati kasi yung labo, eh. Ninuhulaan na lang natin. 11.32 to, guys. 11 pinakamaliit. 32 yung pinakamalaki. Tapos ito, guys, ang malupitan dyan, no? Shimano Z. Z ba? Basa Z. Ayan. Meron siyang clutch. Ito. Ganda nito, guys. Promise. Ayan. Tapos, ang cute nung RD niya, guys. Ang ano niya, parang ano, compact. Parang ganon, minimalist. Ang liit lang niya talaga, guys, oo. So, ito lang, oh. Yung ibang nakikita natin, RD, ganito kahaba, eh. Ito, liit lang talaga niya, oh. Tapos, yung pulley niya, guys, made of plastic. Halos magkadikit na nga yung pulley, oh. Yung tension pulley, saka yung guide pulley. Halos magkadikit na siya kung titingnan niya sa video, guys. So, ang cute talaga nito, guys, promise. Ang cute ng RD niya na Shimano Z. May nakalagay na DH, oh. Siguro for downhill to. Yan. Pa-comment naman ako mga repa peeps diyan. Kung talagang tama nga 'yung aking iniisip kasi may nakalagay na DH, eh, no. Tapos ang kadena, nagkadena natin. Ang kadena natin wala nang makita nang tatatak, guys, eh. Ano lang siya, makinis. Ito 'yung kinis, oh. So wala tayo. Pa-comment na naman, guys, kung familiar kayo dito sa ganitong kadena na makinis 'yung ito. Hindi ko alam ano tawag dito, eh. At ito tayo ngayon sa ating crankset. Uy, Ragusa R600 alloy ang ating crank arm, removable chain ring. Ragusa R600 din ang ating chain ring na alloy 6061, 32 teeth, so hindi ako nagkakamali, guys. Square tapered to, seal bearing yan, guys, ito. Ayan. Tapos ang ating pedal ay Speed X. Ayan, guys, ang ganda nito, seal bearing din. Oh, sarap ng ikot, oh. Tapos, ang laki nung specs niya, oh. So, tamang-tama to sa mga mahilig mag-sandals o kaya mag-crocs. So, kakapit na maigi yung chinelas niyo dito, yung crocs o yung inyong sandals. Ayan. At dito tayo ngayon sa seat clamp, specialized, made of alloy. Siyempre, meron siyang cover dito. Ayan, naghahanap din ako niyan para hindi malagyan ng alikabok yung pagitan ng ating seat post. At ang ating seat post, guys, made of Saturn 31.6
350 mm ang haba na straight ang ating seat post. Ayan, diretsong diretso guys. Oh. Tapos yung upuan natin, cold. Ayan, oh, cold. Ay, na medyo flat. Ah, ito pangarera tong ganitong ano. Palagay ko pangarera to guys kasi makitid talaga to. Tapos mahaba. Tapos manipis yung foam na may katigasan ng konti. Ayan, so ang ganda nito guys. So parang yung palo-palo, yung pinanlalaba. Ah, dito tayo ngayon sa handlebar niya guys. Yung handlebar niya ay naka-low rise. Then meron siyang konting setback guys. May setback, siguro mga 6 degrees to. Tapos low rise niya siguro mga 15 or 20 mm. Yan. At magugulat kayo ang haba nito guys. 800 mm na may tatak na Saturn made of aluminum yan. Saturn Hyperion 3.0 ba to? 7075 aluminum alloy. At tingnan nyo guys oh. Oh, tumatama na dun sa upuan. Ganon kahaba yung handlebar natin. At ito pa isa guys, ang ganda. Talagang pang malupitan tong mountain bike na to. Naka-zoom tayo na hydraulic brakes. Ito yung isa sa gusto ko na hydraulic brakes bukod sa MT200 saka sa may isa pa guys eh. Ito yung pangalawa na gusto ko guys, yung zoom. Kasi naka 2 finger lang yan oh. So, mas maraming daliri sa handlebar, mas safe daw, max control mo. So, ito naka 2 finger. Yung MT200 kasi guys, naka 3 finger yon. So, in-adjust ko rito para maging 2 finger. Tapos yung shifter natin guys, ganun pa rin, Shimano Z. Z ba ang spelling, ang pronunciation nun? At push, push, pull, pull. Yan, push, pull. Yan. Yung iba kasi guys, push, 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 push lang. Ito kasi push and pull. So, yun, mas matali. Yung aking kasi push, push lang eh. Yan. Siyempre sa kabila, ganun pa rin, zoom. Hydraulic caliper. At yung grip niya guys, WTB na may lock dito, aluminum. Tapos sa kabila, wala. So pag pinakiramdaman mo yung grip niya, goma to guys. Mararamdaman nyo yung pagka goma. Hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot. Ah, nasa tama lang. Ayan. At syempre nandito yung manual lockout kasi naka 1x lang tayo. Tapos itong guys, ang ganda nung stem niya oh. Short stem. Yun ako nagkakamali yung mga ganitong short stem guys. 35 mm ang haba yan. Made of, ano to? Aluminum. Di ko alam yung tatak na guys yung M. Ano yung Manny Pacquiao? Hindi ko alam to. Hindi ko alam to yung stem na to guys. Promise. Tapos yung headset natin guys. Sealed bearing. Made of Saturn Atlas. Ayan, para may orasan pa dito. May orasan. Tapos ang dami niyang spacer. Siguro kaya ganito yung pagkakagawa ng spacer niya guys para dun sa bibili. Kasi kung ibababa mo yan, ayaw naman ng bibili na nakabagsak. So, manghihinayang. So, kaya ganito. So, bahala na si buyer kung gaano kataas yung gusto niyang gawin. At seal bearing niya guys. Oh. Ang ganda nito. So, ganito yung nahanap ko na dust cover. Nakabagsak. Ayan. At dito tayo ngayon guys sa rotor niya. Ayan. Yung rotor niya, yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga built bikes, 160 mm. At yung caliper niya guys, compact na, minimalist, maliit, manipis. Paano ko ba siya i-describe? Basta, maliit lang siya. Compared dun sa ibang caliper na natche-check natin, zoom pa rin yan na post mount. Ang liit talaga niya guys. Oh. Oh, tingnan nyo. Halos 1 inch or 2 inch lang yung haba nito. Oh, yan. At dito, ganun pa rin. Dito guys, sa likod naka-post mount na zoom caliper na kung may kulay red. At 160 mm na rotor. At syempre, ito yung kabila ng ating drum arm, Ragusa. Or 600 na square taper. Syempre guys, hindi mawawala ang ating lalagyan na malamig na inumin, no? Ayan, no? O, oh, diba? So, palagay ko guys, wala na ako nakalimutan dito sa mountain bike na to. So, iyapan uli natin. Ang ganda nito guys, panalo. So, ayan mga repa-pips ang ating bike check. Syempre, ng ating project bike Mountain Peak. Dito yan sa MM Cruise Bicycle Trading. Guys, nagkakalaga nga pala to ng 32,000 pesos lang. Kita nyo naman, no? Ang ganda nito guys. Promise, naka-remote lockout. 1x10, naka-Shimano Z. You know? At may freebies pa to guys. Na helmet, battle cage, at water bottle. Ayan. Dito lang yan sa MM Cruise Bicycle Trading. So ilalagay ko sa description guys yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gusto mag-avail nito. And by the way, Highway guys, tumatanggap din sila dito ng home credit para sa mga gustong kumuha ng bike na
Tulugan. So abot na abot niyo na ang inyong pinapangarap na mountain bike. So bare months na, malapit na ang Pasko sa mga naghahanap ng pangregalo diyan at ipambibili ng inyong mga pinang aginaldo. Ayan. So tamang-tama to. So hanggang dito na lang mga Repo Peeps. Kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Paalam.